Welcome back, Kaalam. Ngayon ipag-usapan naman natin ang mga bulkan na wawasak sa mundo. Tinatayang mayroong 1,500 na aktibong bulkan sa buong mundo. 500 dito ang pumutok sa modernong kasaysayan at karamihan ay nasa Pacific Rim of Fire. 500 naman dito ay sinasabing maaaring umanong makapinsala ng labi sa mundo. Ang pagputok ng bulkan ay nasusukat sa pamamagitan ng Volcanic Explosive Index o VEI. Ang index na ito ay nagsasabi kung gaano kalakas ang pagputok ng bulkan. Ito ay nasusukat sa antas na 0 hanggang 8. 0 ang pinakamahina at 8 naman ang pinakamalakas na naulat sa kasaysayan. Ang mga supervolcano ay may VEI na 8 ay sumabog ilang daang taon na ang nakaraan at nagdulot ng labis na pinsala sa mundo. Ngunit ano-ano nga ba ang bulkan na may kakayahang umano na wasakin ang buong mundo? Isa-isahin natin. Yellowstone Supervolcano. Una sa listahan ay ang Yellowstone Supervolcano. Ito ay nasa ilalim ng Yellowstone National Park na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng United States of America at isa sa pinakamapanganib na bulkan sa buong mundo. Ito ay may lakas na higit sa 1,000 na beses ng mga pangkaraniwang bulkan. Ayon sa National Aeronautics Space Administration o NASA, ang Yellowstone ay sumasabog kada 600,000 years at ito ay huling sumabog ilang taon nang nakararaan. Nangangahulugan, ito ang bulkan ay maaaring mag-alboroto anumang oras ngayon. Kung ang bulkan na ito ay muling sasabog, kaya nitong maglabas ng usok na kayang takpan ng buong Estados Unidos. Kaya rin itong ilibing ang apat na estadong nasa paligid nito ng tatlong talampakang abo. Taupong Supervolcano. Pangalawa sa listahan ay ang Taupo Supervolcano na matatagpuan sa ilalim na bahagi ng Taupo Lake, New Zealand. Ang bulkan ito ay isa sa may pinakamalakas na pagsabog sa buong mundo na may VEI scale na 8 na naitala sa kasaysayan. Ito ay nagsimulang sumabog 300 taon na ang nakararaan at huling sumabog 26,000 years na ang nakararaan. Ito ang supervolcano na pinakahuling sumabog sa kasaysayan. Bagamat ang bulkang ito ay hindi aktibo sa kasalukuyan, kung ito ay muling sasabog, tinatayang kaya nitong palubugin sa abo ang hilagang bahagi ng New Zealand. Ang abong ito ay maaaring umabot sa Australia at ilang bahagi ng Indonesia sa Southeast Asia. Lagarita Caldera. Pangatlo sa listahan ay ang Lagarita na matatagpuan sa Colorado, isang estado sa Estados Unidos. Ang bulkan ito ang sinasabing isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa mundo na naganap 27 million years na ang nakararaan na nagdulot ng labis na pinsala sa mundo. Sa sobrang lakas ay nahigitan ito ang pinakamataas na antas ng Volcanic Explosive Index na 8. Ang bulkang ito ay nag-iwan ng isang kalderang nakamamanghang estruktura ng mga kabundukan at mga batong nabuo mula sa pagsabog nito. Ang kaldera ay ang nabuong bunganga ng sumabog na bulkan na tuyo at naging anyong lupa. Ito ay may lapad na 22 miles at may haba na 62 miles. Bagamat ang kalderang ito ay hindi aktibo sa kasalukuyan, ito ay may kakayahang ilibing sa abo ang gitnang bahagi ng Estados Unidos. Maaari itong makapinsala at kumitil hindi lamang ng buhay ng tao, pati na rin ng mga hayop, halaman at estrukturang nasa paligid nito.
Apulaki Caldera. Pang-apat sa listahan ay ang Apulaki Caldera na matatagpuan sa Benham Rise, isang lugar sa silangang bahagi ng Pilipinas. Sinasabing ito ang pinakamalaking caldera sa buong mundo na nadiskubre ni Jenny Ann Barreto noong 2019. Dalawang beses ang laki nito kumpara sa Yellowstone Caldera. Ang Apulaki ay nangangulugang Giant Lord sa wikang Ingles at hango sa Diyos ng araw at digmaan ng mga katutubong Pilipino. Ang kalderang ito ay sumabog 20 million years na ang nakararaan. Dahil dito ay matagal nang hindi sumabog, hindi dapat mangamba ang mga Pilipino dahil ito ay hindi aktibo sa kasalukuyan. Sinasabing kung ito ay muling sasabog, kaya nitong ibaon sa abo ang buong Luzon kahit ng bulkang ito ay nasa ilalim ng tubig. Ang mga lumilipad na abo ay kayang umabot hanggang gitnang Asya. Ang mga bulkang ating nabanggit ay ilan lamang sa mga bulkan sa buong mundo. Bagamat may mga posibilidad ang mga ito ay sumabog, ito ay mangyayari ilang libong taon pa mula ngayon. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Kinilabutan ka ba sa pinsalang maaaring maidulot ng mga bulkang ito? O isa ka ba sa mga nangangamba kung sakaling ito ay sumabog? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.